Problem number 4. A ladder 14 feet long is leaning against a fence 8 feet high with the upper end projecting over the fence. If the lower end slides away from the fence at the rate of 2 feet per second, find the rate at which the angle between the ladder and the ground is changing when the upper end is just at the top of the fence. So, i-drawing natin yung figure para sa step number 1. So, sabi sa problem, merong 14 feet na habang ladder. Yung ladder na to ay nakapatong sa isang 8 feet high na pakod or fence. Tapos, yung upper end ng ladder daw ay sobra or hindi nakasakto sa top ng ating fence. So, ganti itsura nun. Nakapasobra daw yung taas ng ating ladder or yung top end. And then, yung lower end ng ladder natin ay nag-i-slide palayo sa ating bakod at the rate of 2 feet per second. So, ito daw lower end na to ay lumalayo sa paanan ng ating bakod na kung saan yung bilis ng paglayo niyan ay 2 feet per second. Dahil horizontal naman yung movement ng paglayo ng lower end ng hagdan natin from the fence, sabihin natin na siya ay dx over dt. Pinapahanap sa atin kung gaano kabilis nagbabago yung angle between the ladder and the ground. So, kung ito yung ladder and ito yung ground, ito yung angle between them. Meron theta dyan. Ang pinapahanap sa atin is yung d theta over dt. Dahil yung rate yung pinapahanap sa atin, rate at which the angle between the ladder and the ground is changing. So, dapat sa formula natin meron tayong angle. So, para sa step number 2 natin, magpo-formulate tayo ng equation or equations. So, dahil nga meron tayong right triangle dito at dapat involved yung theta between the ladder and the ground, ang pwede natin gamitin na formula using the right triangle is yung Sokatawa relations. So, kung ito yung ating right triangle, let us denote this hypotenuse as S. Itong leg naman na to or yung vertical leg ng ating triangle ay Y at yung horizontal leg naman ay X. So, para sa sine theta, ang sine theta natin ay equal sa opposite side over the hypotenuse. Yung opposite ay Y over hypotenuse S. Ang cosine theta naman ay adjacent side over the hypotenuse. So, ang adjacent side nga sa ating angle ay yung X over the hypotenuse S. Lastly, ang tangent theta na opposite over adjacent. Ang opposite side ay Y at ang adjacent side ay X. Kaya Y over X. So, dahil meron tayong tatlong formula na nagawa, kailangan nating mamili ng isa na siyang pinakagagamitin natin para makuha natin yung d theta over dt. Pero dahil di pa naman tayo sure sa tatlo kung alin nga ba dyan yung gagamitin natin, magpatuloy muna tayo sa ating solusyon. Ang next na gagawin nga natin is magde-determine tayo ng mga quantities sa tatlong equation na to kung meron bang mga constant sa kanila. Unahin natin yung theta. At dahil nga pinapahanap sa atin yung d theta over dt, ibig sabihin yung theta natin ay nagbabago. Kaya mananatiling variable yung lahat ng theta sa ating tatlong equation. Isunod naman natin yung mga y. Ano ba yung kinokorespond ng y sa ating figure? Ang y ang nagkocorespond or dinenote natin yung y sa height ng ating fence. At ang fence natin ay hindi nagbabago yung height na 8 feet. Ibig sabihin lahat ng y sa ating mga formula ay constant na magiging 8. So palitan natin ng 8 yung lahat ng y sa mga formula. So 8 para dito and then yung dito naman meron ding 8 para sa tangent. Isunod natin yung x. So, yung x, yung distance ng bottom ng ating fence hanggang sa lower end ng ating hagdan. At dahil nag-i-slide yung hagdan natin, lumalayo yung lower end. Ibig sabihin, lumalaki yung distance between the lower end of the ladder tsaka yung foot ng fence natin. Kaya ibig sabihin, variable yung x. So, lahat ng x sa ating mga formula ay mananatiling variable. So, dito sa cosine theta meron
Tapos, sa tangent theta naman ay mayroong over x. So, para naman sa hypotenuse S, nakikita naman natin na sa pag-i-slide ng hagdan papalayo sa bakod, humahaba din naman yung hypotenuse. Kaya, variable din yung S natin. So, kung makikita natin, nabawasan natin yung mga variables na kung saan yung Y ay napalitan natin ng constant na 8. So, ngayon, itry natin i-determine kung aling formula nga ba sa tatlo na to yung gagamitin natin. So, ang mga natirang variables na nga lang sa ating mga formula or sa ating mga equation ay ang theta, ang S, at saka yung X. So, kung i-differentiate natin yung mga formula na to with respect to time, magkakaroon tayo ng d theta over dt para sa theta, ds over dt para sa S, at dx over dt para sa X. So ngayon, i-decide ulit natin kung magagamit ba natin or kailangan ba natin sa ating solution yung d theta over dt, yung ds over dt, at saka yung dx over dt. Unang-una, yung d theta over dt ay ang pinapahanap sa atin kaya hindi siya pwedeng mawala sa ating solution. So kailangan natin siya. Pangalawa, meron tayo ditong ds over dt. Kung titingnan natin sa ating figure, wala tayong naisulat na ds over dt, pero meron tayong S. Ang ibig sabihin niyan, kailangan muna nating makuha yung value ng ds over dt bago natin makuha yung d theta over dt. Kapag dineside natin na gagamitin natin siya. So mukhang mahirap yun, di ba? Kaya hindi muna natin siya gagamitin. Ngayon, para sa dx over dt, kung titingnan natin yung ating figure ay merong nakabigay na dx over dt. Kaya possible na gamitin natin yung dx over dt dahil meron naman siyang value or hindi siya variable. Kaya gagamitin natin. So dahil dineside nga natin na huwag tayong gagamit ng formula na merong ds over dt, kailangan hindi natin gagamitin yung formula na merong S. Alin ba sa tatlong formula na to yung merong S? Sa tatlong formula, makikita natin na yung sin theta at saka cosin theta ay merong over S. Nangangahulugan lang dyan na yung gagamitin nating formula para sa pagkuha ng d theta over dt ay ang equation na tangent theta equals 8 over x. At dahil nakapag-decide na nga tayo kung aling formula yung gagamitin natin, mag-differentiate na tayo with time. So ang i-differentiate with time natin ay ang formula na tangent theta equals 8 over x. Ang derivative ng tangent theta with respect to time ay secant square theta times d theta over dt. Dapat alam natin yan. Equals the derivative of 8 over x na kung saan ang 8 over x nga natin ay isang form na constant over x. At ang derivative ng constant over x ay negative ng constant over x squared multiplied by the derivative of x with respect to time. So kung i-arrange natin yung ating formula or yung ating equation na kung saan kukuha na natin ng value yung d theta over dt, i-divide natin both sides by secant square theta. Kaya naman sa pagkuha ng value para sa d theta over dt, siya ay naka-equal sa negative 8 over x square multiplied by derivative of x over dt, all over the secant square theta. So para sa ating last step sa pagkuha ng d theta over dt, i-substitute na natin yung instant or gamitin na natin yung instant na binigay sa problem. Sabi nga natin yung instant ay yung event or yung condition na makakatulong sa atin para makuha natin yung mga values na mga variables na kailangan natin sa pagkuha ng required answer. So sabi sa problem, find the rate at which the angle between the ladder and the ground is changing when the upper end is just at the top of the fence. So ang binigay na clue sa atin is that yung the upper end ng ating hagdan, ito yon yung upper end, ay nasa taas ng fence or nakapatong mismo sa taas ng fence natin dito. So ibig sabihin kung yung top end ng ating ladder ay nandito na mismo sa taas ng ating fence, ito na yung itsura ng ating right triangle na kung saan yung hypotenuse ay katumbas na ng mismong haba ng ladder natin na 14 feet. So ibig sabihin, ang instant natin ay S equals 14 feet. Or yung hypotenuse natin ay 14 feet na yun, or yung mismong haba ng ladder natin.
So ano-ano nga ba'y makukuha nating values ng mga variables kapag yung hypotenuse natin na S ay 14 feet. So dahil ang unknown lang naman na kailangan natin ay ang X tsaka yung theta, isipin natin kung paano natin makukuha si X gamit yung 14 feet na S. So alam naman natin sa right triangle na S square equals Y square plus X square. At kung yung S natin ay 14, meron tayong 14 square. At alam natin na yung Y ay constant, which is the height of the fence na 8 feet, kaya naman 8 square. So makukuha natin yung value ng X. So para sa pagkuha ng value ng X, alam naman na natin yung gagawin dyan. Ang value ng X ay 2 square root of 33 feet. So ang kulang na lang ay ang value ng theta. So paano natin kukunin yung value ng theta? Kita naman natin na 14 feet yung hypotenuse at meron namang constant value yung fence natin, which is the opposite side na 8 feet. Ang magagamit natin dyan ay ang sine relation. Diba nga yung sine theta ay equal sa opposite side, which is y, or yung fence na may value na 8 feet over the hypotenuse, or yung S natin na 14 feet. So para sa pagkuha ng theta, we take the arc sine of 8 over 14. At ang sagot na makukuha natin dyan ay 34.8499 degrees. So meron na tayong value ng theta, meron na tayong X, meron din namang dx over dt. Makukuha na natin yung d theta over dt. So by substituting the values, ang d theta over dt natin ay equal sa negative 8 over yung x square. Yung x nga natin ay 2 square root of 33 times the dx over dt na 2 feet per second. All over second square, theta na 34.8499 degrees. Kung titingnan natin sa calculator, hindi natin matatype ng derechahan yung second square. Meron lamang tayong sine, cosine, tsaka tangent sa calculator. So, ang gagawin natin, kunin natin yung katumbas ng second square sa sine, cosine, or tangent. Ito yon. Ang katumbas ng second square theta ay 1 over cosine square theta. So, dapat alam natin yan. Kaya ang gagawin natin, yung second square theta na to ay gagawin natin 1 over cosine square 34.8499. So, ganito ang nga yung mangyayari. Kopyahin lang natin yung nasa taas, tapos ilagay natin yung katumbas ng second square theta sa cosine square theta na 1 over cosine square theta na 34.8499. At kapag pinindot na natin yan sa calculator, ang lalabas na sagot ay negative 0.0816 rad per second. So remind ko lang ulit na yung d theta over dt natin na ginagamit or kinukuha sa time rate problems ay laging naka rad per second.